Magandang umaga. Andito na naman tayo. May pag-uusapan. Magandang umaga sa inyo. Ang tatalakayin natin ngayon sa umagang ito ay sa kawikaan or Proverbs. Proverbs or Kawikaan 15 verse 13 to 33. Ito ay sinasabi ng Biblia sa atin. Okay. So, Kawikaan 15 verse 13 to 33. Tagalogin lang natin para maintindihan natin. Sa English, Proverbs 15 verse 13 to 33. Ito ang sinasabi sa Kawikaan. Kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya, ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. Ang taong may pag-unawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ngunit ang taong hangal ay naghahangad pa ng kahangalan. Ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap. Ngunit kung makukontento lang sila, ay palagi silang magiging masaya. Tama. Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan kaysa sa mag-ulam ng karne pero may alitan. Ayan. Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo. Ngunit ang taong may nahon ay tagapamayapa ng gulo. Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay maghihirap. Totoo. Ngunit kung ikaw ay masipag, buhay mo ay uunlad. Ang anak na marunong ng ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Ang taong walang pag-unawa ay nagagalak sa kamangmangan, ngunit ang may pang-unawa ay namumuhay ng matuwid. Mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa inyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Nagagalak ang tao kapag akma ang sagot niya. Mas nagagalak siya kung nakakasagot siya sa tamang pagkakataon. Ang taong marunong ay daan patungo sa buhay. Ang sinusundan at iniiwasan niya ang daan patungo sa kamatayan. Wawasakay ng Panginoon ang bahay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng biyuda. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masasamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Ang taong yumayaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Mabubuhay naman ng matagal ang taong hindi nasusuhulan. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. Ang masayang mukha ay nagbibigay ng tuwa at nagpapasigla ang magandang balita. Ang taong nakikinig sa mga turo ng buha ay maibibilang sa mga marurunong.
Pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binabaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali. Ngunit kung makikinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. Ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan. Yan po ang sinasabi sa Proverbs 15 verse 13 to 33 or Kawikaan sa Tagalog, Kawikaan. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sana'y maunawaan natin kung ano ang sinasabi sa Kawikaan 15, 13 to 33. Yan po sa araw na ito. Maraming salamat. Sana ay may-apply natin sa ating buhay ang mga salita ng Diyos upang tayo ay lumago sa kanyang salita. Maraming salamat.